po sa inyo. Ayan po, kare-restore lang po ng kuryente dito sa probinsya ng Bicol. At kahuhupalin din po ng bagyong Ulysses. Hindi naman po gaanong malakas ang hangin, pero yung ulan po ay walang patid, magdamagan po siya. Kaya kalahati ng kabitulan ngayon ay lubog sa baha. At meron ding iilang mga lugar sa Kabikulan na nag-landslide or nagkaroon ng landslide. So ayun na po, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang paghihintay ko po ng AdSense PIN. So bali po, ito na po yung pang-apat ko na araw ng paghihintay mula November 8. Kasi nag-mail sa akin, Gmail, si AdSense na pinadala na daw po yung AdSense PIN para makapag-sahod na po tayo. Ano po? So, hintayin po natin, sabi po niya, within 2 to 4 weeks po bago dumating yung PIN. So, kung hindi po dumating yung PIN, magre-request po ulit tayo ng panibago kasi meron lang po tayong 4 months para ma-activate natin yung address verification. So, ayun, kailangan natin yung PIN para makapagsahod tayo syempre. Hintayin natin kung within 2 weeks or 2 weeks or more than 2 weeks darating na or kahit hindi pa tayo mabot ng 4 weeks dumating na. Pero yun din po ang hinahangad natin na dumating na siya within 2 weeks para mas okay po. Pero kung darating po siya later pa sa 2 weeks, so okay lang din po as long as dumating siya. Kasi yun din lang naman ang hinihintay ng nating mga creators para makapag sahod na rin tayo. Ma-compensate yung mga gawa natin na videos na ina-upload sa YouTube. So ayun po. Ang tip ko lang po, tips para sa mga creators or magbabalak maging YouTuber, ayun nga po, yung passion nyo po sa paggagawa ng kung ano man po yung kinahiligan nyo po ay go lang po, sige lang po, i-upload nyo lang po nang i-upload sa YouTube at darating din po yung time nyo na magkakaroon po kayo ng viral na videos. So, huwag po kayong mapagod, magsawa, or ma-discourage na mag-upload ng videos. Huwag kayong maka-feel ng inferiority or inferior na bakit upload ka ng upload wala pa ding nararating. Go lang, hindi naman lahat ng oras pagkakataon ay nandiyan ka, magkakaroon ka din ng video na magpa-viral sa Pilipinas o kaya naman worldwide. So upload lang po ng upload. Yung trending po ngayon, yung madalas yung pattern na sinusunod ng mga creators or mga YouTuber ay ginagawa nila ng video or videos yung mga trending na topics sa lahat ng social media. So, kung hilig mo po, nasa line mo po yun, nasa linya mo po yung mga ganong klaseng pag-create ng video or ng content, push mo po yan. Kung meron ka naman pong specific na hilig talaga, let's say yung craft, pagdi-design, paggagawa ng cake, pagluluto, pag-drawing, kung ano pa man, pagsasaya, pag-aayot, mas maganda po yun, mas mainam po yun na meron kang sariling tatak or mark sa YouTube. Kasi doon ka makikilala ng tao bilang ikaw yun, bilang creator ng YouTube. In kung wala ka pong maisip masyado na content, try mo lang mag-vlog ng mag-vlog kung ano man po yung nasa isip mo, gusto mong ipakita sa tao, as long as wala kang ma-violate na guidelines na YouTube, lalong-lalong na sa community guidelines, wala kang ma-violate doon, okay lang, push mo po yan. Kung nakapasok ka na sa YouTube Partner Program, huwag niyo pong kalilimutan yung AdSense na yung pagsiset up po ng account niyo po, lalong-lalo na po sa address. So, dapat
parallel po, the same language yung ginamit niyo po sa address 1 at saka sa address 2. Kasi pag nagkataon na nagkakaiba-iba, doon po na nahihirapan si AdSense ipadala yung PIN. So, situate po na parehas po yung laman ng address 1 doon sa address 2. So, i-check nyo po yun, ayusin habang hindi nyo pa po nare-reach yung verification threshold na $10. So, ang address verification ay merong tinatawag na threshold. So, kailangan mo pong ma-reach yun bago padala sa iyo yung PIN. So, yung threshold po is $10. So, hindi po totoo na walang threshold. Ayun, naka-indicate po yan doon sa guidelines, sa rules ni AdSense na kailangan mong ma-reach yun bago ipadala sa iyo ni AdSense yung PIN. So, sa case ko po, ayun po, sabi nila, automatic daw, pero hindi po totoo na automatic. Kailangan mo pong ma-reach yung threshold na $10 bago ipadala sa iyo yung AdSense PIN. So, ayun po. Bali, day 4 na po natin sa paghihintay ng AdSense PIN. So, sana dumating na siya within 2 weeks or later pa dyan sa 2 weeks. Huwag lang lalagpas sa ano, sa 4 months or huwag lang lalagpas sa 4 weeks. So, sa loob ng 4 weeks na hindi po dumating, magre-request na po ako ng pangalawang PIN. Kasi nagkakaproblema po tayo kasi every PIN ay 2 to 4 weeks bago dumating. So, meron lang po tayong 4 months para maayos po yung address verification natin. Kailangan po kasi natin yun para i-input natin po dun sa address verification code. So, pag na-input na natin yun, ayun po, maghihintay na lang po tayo ng threshold upang makapagsahod na tayo ng first salary sa YouTube. So, hanggang dito na lamang po ang aking tips para sa inyo. At sa mga darating po, hintayin niyo na lang po ang mga susunod ko pong set of tips para sa mga nagbabalak pong pasukin ng YouTube. So, sa mga nagbabalak po na pasukin ng YouTube, mag-isip lang po kayo ng content na magbabiral. Kung ano mang yung pinahihiligan nyo, go lang, i-upload nyo lang po nang i-upload. Wala pong masama dun. As long as wala kang nababiolate. Kung yan po ang hilig mo, i-push mo po yan. Maganda po yan. As long as hindi ka mapapahamak. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.